Ito na po mga kahoron ng bago kong cleat shoes. Ngayon po ipapakita ko po itong nabili ko. Kasi nung una yung binili ko ay malaki kaya pinalitan ko nito. Ayan, upline shoes. Genuine daw ito at saka matibay. Kaya ngayon bubuksan po natin at magkakaroon po tayo ng review dito. Ayan po, upline shoes. Ayan. Tapos, size 41. Ayan, size 41. Ayan. Size 41. At saka mga kahoron, bago po ako bumili nito, ay kinunta ko muna yung seller nito. Ako, gumagamit ako ng size 9 na sapatos, na rubber shoes. At saka, dahil nga hindi ako sigurado kung anong size yung bibilhin ko dito sa cleat shoes, kasi nga baguhan lang ako sa pagbibisikleta, kinunta ko muna yung seller. Sabi niya na pag bumili daw ng cleat shoes ay dapat one size smaller than your original size sa rubber shoes. Kaya ako, size 9, sabi nung seller na dapat daw ay size 41. So ito, size 41 yung binili ko. Sana nga magkaasya siya sa akin. Kasi nung una, 43 yung binili ko, ay hindi siya kasya. Malaki siya masyado. So yan, buksan natin. Yan. Upline shoes. By the way, ito nga pala yung ultralight na fit shoes. Yan. Wow, ang ganda mga tao nito, ang ganda. Thank you seller, sobrang ganda ng sapatos ko. At saka atop siya, kumbaga sa mga ibang cleat shoes, ibang brand ng cleat shoes, tinatawag itong buwa. Buwa yan, ay ikot siya. Kung luluwagan, ikutin lang. Yan, nakabuwa na siya. Tapos, ka-velcro. Yan, velcro. Yan, ganda. Tapos ito, mga kahoron, ang kaibahan nito sa ibang cleat shoes ay, yung ibang cleat shoes kasi, ito, pag gusto mong luwagan, kailangan itong iangat. Iangat siya. Pero itong upline shoes na to ay hindi na kailangan. Iikutin mo lang counterclockwise, tapos hatak yan. Luluwag na siya. Tsaka mas madali siya. Mas madali siya. So, yung unang, yung mga ibang cleat shoes, yung mga nauna, instead of buwa, itong upline na to, yung upline shoes ay tinatawag nilang atop. Tsaka may nakasulat pa dito, may naka-indicate pang kung paano natin gamitin yung paghihigpit at saka pagluluwang. Ito, may nakasulat na how to use. So, kung baguhan lang tayo, kagaya ko sa pagbibisikleta, magbasa ka lang dito, kina. So yan, luwagan natin. Tapos balik, ikot lang. Ikotin lang natin. Yan. At saka ang kagandahan dito mga kahuron, kasi breathable siya. Ito, may mga butas-butas siya dito. May mga butas siya sa ilalim. At saka dito. Yan, marami siyang mga breath holes. Ito. Kasi halimbawa mabutan ka ng ulan sa daan, ito papasok lang yung tubig tapos lalabas dito, tsaka madaling matuyo, hindi mapapasma yung paa mo, at tsaka hindi maluluto yung paa mo dahil sa basa. Ito okay siya, at tsaka yung material niya okay naman, tsaka makintab siya.
makintab, madaling linisin. Tapos dito sa likod ay may reflectorizer. Reflectorizer siya. So maganda. Halimbawa, nagbisikleta ka. Pag magbisikleta ka gabi, saka nagkataon na lubat yung lights mo, at least makakatulong ito kasi reflectorizer nga siya. So yan, tingnan natin. Wow, ang ganda sa loob. Tapos yan, tatanggal pa yung sole niya dito sa ilalim. So kung lalabahan natin, pwede natin itong tanggalin saka patuyuin. Yan, oh. Ganda. So yan. Tapos ito, may nakasulat mga kahoron yan, oh, na don't pull the knob. Don't pull the knob. Ito, huwag daw itong hatakin kasi masisira. So, iikot lang. Hindi kagaya ng iba na kailangan hatakin bago ikutin ito. Ikot muna bago hatak. Yan. Para makita nyo mga kahoron. Yan. Para makita ng lapitan. Ito yung bilak. Ganun din. Tingnan nyo mga kahoron. Sobrang ganda. Yan. Yan po. Sobrang ganda niya at parang matibay. Tsaka sa tingin ko, genuine naman talaga to. Saka sa sealer nito, thank you so much for giving us the right, for giving me the right shoes. Yan, ang ganda. So yan yung, no, ang ganda mga kahoron. Yan. So yan na po mga kahoron ng aking sapatos, ng aking cleat shoes yan. Tama nga pala yung sinasabi ng seller na pag mag one size smaller daw sa size ng cleat shoes. Kung halimbawa sa akin, size 10 ako sa rubber shoes, one size smaller daw pag cleat shoes. Kaya instead of size 42 or 43, nag-suggest si seller na 41 lang yung bilhin ko. Kaya ito nga, tamang-tama yung size 41. Hindi siya masikip. At saka, hindi naman maluwang. Yan, tamang-tama siya. So, thank you seller sa pagbibigay ng tamang advice. So yan na po. Yan, sobrang ganda si upline shoes. Yan. So bago ako magtapos sa vlog kong ito, I just like to say thank you sa mga bagong nag-subscribe sa channel ko na sina Pink's Channel, si Red Lily M, si Nini MC and Fady, si Muna Mont Pinas, si Little TV, si Mika Flower, si Child of God, Loveline Vlog, si Kikai Love, at saka si Dromite. Sa inyong lahat, Ma'am Sir, maraming salamat po sa pag-subscribe. At saka sa mga nanonood ngayon, kung nagustuhan nyo man ang video kong ito, kahit na mali-mali sa pagsasalita kasi hindi pa sana humarap ng camera, ay mag-subscribe na kayo. So thank you sa panonood. Bye-bye. Watch out for my next videos. Thank you.